Magandang araw po. Ang tatalakayin po natin ngayon ay tungkol sa relo. Wow! Pagawa po sa akin to. Gusto po na may-ari. Sabi ko, ba't hindi niya nalang ba't kailangan niya pang pagawa? Sabi niya sa akin, may sentimental value daw. Gusto niya pang ipagawa sa akin. Pero ang lifespan po ng ganitong relo is mga 3 years lang po kasi mumurahin lang po siya. Pero sabi ng may-ari, maganda raw yung kaha niya. Wow! Maganda pa raw yung mukha niya. Maganda raw yung bracelet niya. Kaya gusto niya pa raw ipagawa. So sabi ko sa kanya, kung gusto mo, meron akong makin na rito. Papaabuti natin siya ng 12 years. So hindi siya naniniwala. Sabi ko, 12 years po talagang ang lifespan ng makin ang ipapalit po natin dito. Which is Japan machine po siya. Pero huwag po kayong magalala kasi mura lang naman po yung ganitong machine. Ang tawag po namin sa ganitong machine is 2030. Ano po, may kasama na po siyang battery. Wow! Ang singil lang po rito is 200 pesos lang po. Tapos, wow! Ang labor ko po, 150 lang. Pero, tignan nyo naman po, sulit na sulit po yung 350 nyo. Kaya gusto na pong gagamitin itong machine na to. So, bago po ang lahat, don't forget to like, share, and subscribe sa aking YouTube channel para lagi kayong updated sa mga videos ko pong gagawin. Ito nga pala yung mga gagamitin natin sa paggawa nitong watch. Hindi ko na po aanin yung mga gamit ko po sa paggawa. Gayun po mga gamit natin sa bahay para po hindi po kayo mahirapan maghanap ng mga tools ng mga relojero. Yung mga gamit na lang po sa bahay, katulad itong knives. Tapos meron po tayo itong long knives. Itong karayom po. Kalas lang naman po ito ng bracelet. Wow. Tapos ito pong, siguro naman po may chani kayo sa bahay. Sana po natin. So, ito na po yung watch. Kalasin muna po natin sa bracelet. Ito po, may makikita po kayong hole dito. Tusukin niyo po siya ng rayom. Ayan, tanggal na po siya. So, ito po yung tinatawag natin spring bar. Tapin muna po natin siya, ha. Yung kailangan po, gagamit po kayo ng white coupon band para kitang-kita niyo po yung mga ginagawa ninyo. Tapos po, sa pagbukas, kahit na small knives lang po. Ayan. Wow! Ayan. So, ito po yung makina niya. Yung makina niya po, kaya madali po siyang naubos. Kaya madali po siyang naubos dahil China lang po siya. Oh, yun yung makina niya. Liit lang po. Eh, wala nga po siyang tornilyo. So, ibig sabihin, pag walang tornilyong ganyan, disposable po siya. Kaya ang dali niya lang po naubos. Tapos yung battery pong ginamit, local pa ha. So, nakalasin na po natin siya. Turuan ko po kayo paano magkalas, ha. Ito po, ito po yung stem. Ang tawagin, crown. Meron po ritong parang butas na maliit. Doon nyo po siya susundutin. Ito pong butas na ito. Kung nakikita nyo po, ha. Kung masyadong madiin. Tapos pag nasundot nyo po, ilayin nyo po itong crown. Yan. Okay na po siya. Tapos po, punin nyo po itong akin na kasama itong dial. Dahil po ang tawag dito sa pinakamukha niya. Ayan. Kunin po natin ulit yung knives. Pasok po natin dito sa pagitan ng makina at ng dial. So, para matanggal po natin yung makina niya. Yun, tanggal na po. Wow! So, itatabi po natin siya ulit. Pag natanggal na po natin yun, ito na po yung dial niya. Kukunin na po natin itong machine. Yung 2030 machine. Japan made po ito. Wow! Natin. Yan.
Ito na po siya. Kukunin po muna natin itong crown niya. Lalagay po natin dito sa bagong makina niya. Yan. Para po may 100 po tayo. Screw nyo lang po rito sa bago niyang stem. So ayan po. So hahanapin nyo po yung 3 o'clock. Tatapat nyo po itong stem niya sa 3 o'clock. Ayan po. Ayan po siya. Ayan po. Sandali lang po. Ayan. Nalagay na po siya. So 3 o'clock po. Ngayon po, kunin nyo na po yung mga hands niya. Yan po yung pinakamaliit. Hawaran. Tapos nalagay nyo po siya. Yan. So ikot nyo po siya ngayon. Lagay nyo po sa 12 o'clock. Tapos kukunin nyo na po yung minute hand niya. Yun na po yung susunod yung ilalagay. Madali lang naman po gawin. Yan. Tatapat nyo po rito sa butas ulit. Tatapat nyo po. Dinan nyo lang po. Yan, okay na po siya. Tapos lagay nyo po ulit sa 12 o'clock. Yan lang po. Para po pantay siya. Pantay po yung kamay niya. Kasi po pagka hindi po nakasentro yan, yan tulad po niyan tabingi, itutulak niya po yung maliit sa 12 o'clock. Para po pag nag-oras siya, kasabay na po siya. Wow! So, ang katlo niya pong ilalagay yung second hand. Po, itong second hand niya. Yan. Pakadali lang po niya. Basta po may chani lang po kayong ganito. Kapag-assemble po kayo ng relo. Wow! Gusto niyo po, lahat po ng mga peke niyong relo, palitan niyo po lahat ng 2013 makina. So, siya nga po pala, nakakabili po nito sa may Santa Cruz. Wow! Santa Cruz, Manila. Pwede niyo lang po, 2030. Hanapin niyo lang po yung tindahan ni France. So, ito na po. Kakabit na po natin siya ngayon dito sa kaha niya. Pahanapin niya lang po uli yung hole. Yan po. Yung hole po rito ha. Meron po siyang hole dito sa gilid. Yan. So, tanggal na po siya. Wow! Wala po tayong pamblower kasi nga po, gamit lang po ng pambahay yung ano para po makagawa po kayo ha. Ayan po. Pasok niya na po rito. Pasok niya po yung stem dito sa may gilid. Diretso po doon sa butas niya ha. Tignan niyo po kung nakatapat siya. Ayan na po siya. Ayan, maandar na po siya. So, kukunin niyo po itong washer niya. So, pala, medyo mahaba siya. Kita na lang po natin. So, crown niya. Para po sumakto po siya rin sa tas. Ayun na po. Papasok niyo po siya dito sa gilid sa 3 o'clock. Ayan na po, sakto na po siya. Bukurin nyo po yung takip niya. Ito po yung takip niya po, may ano po siyang gatla rito ha. Tatapot nyo po rito sa stem. Kasi po pagka hindi po siya nakatapot sa stem, maaari pong mabaling stem. Kaya ito pong gatla niya, tatapot nyo po rito sa may stem. Ito po yung stem, kung tawagin, crown. Ito po yung makina. So, ito pong gatla, tatapot nyo po dyan sa stem niya. Yan. Close na po siya. Kukunin niyo po yung spring bar.
na po dyan sa butas. Apo. So, na-adjust po tayo ng oras, which is 8:50. And, bago na po kayong watch na original. So, maraming salamat po sa inyo. Sana po may natutunan po kayo sa vlog natin ngayon. God bless.